Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay maghihiwa ko ng repolyo. Malit na repolyo lang po ito pero hahatiin ko po ito sa tatlo. At pagkatapos ko pong mahati ito ay hihiwain ko po ito ng maliliit. Kumuha lang po ako ng lalagyan para pag nahiwa na natin ito ng maliliit ay doon na po natin ilalagay. Dalawang lalagyan po ang aking kinuha. At ngayon po itong repolyo na ito ay hinihiwa ko na po at kailangan po natin na hiwain ng pino. At pagka nahiwa na po natin ito ng pino ay ilagay na po natin sa ating lalagyan. At pagkatapos natin itong mailagay lahat sa ating lalagyan, ang gawin naman natin ay nira naman po ang ating hiwain. Ganon din po ang ating gagawin, hihiwain din po natin ito ng maliliit at pagkatapos ay pipinuhin po natin ulit ito katulad ng ginawa natin sa repolyo. Ang nira nga po pala ay vegetable chives daw po ang tawag dyan sa English. Hindi ko nga lang po alam kung meron yan sa atin. At ipagpatuloy na po natin ang ating paghihiwa dito sa ating nira at pagkatapos ay ilagay na po natin ito sa ating lalagyan. At ngayon naman po ay kunin na natin ang ating giniling at ilagay na po natin sa ating bowl. 150 grams nga po pala na beef ang aking binili. At pagkatapos ay ilagay na po natin ito ng panimpla. At ito na nga po at ginagatgaran ko na po ito ng luya. Pagkatapos po ng luya, ang bawang naman po ang aking gagatgarin. Katamtaman dami lang din po ang aking ilalagay at pagkatapos nito ay ilagay na po natin ang paminta. At isunod na po natin ang asin. Kaunting asin lang po ang ating ilalagay dahil lalagyan din po natin ito ng toyo. Pagkatapos natin itong malagyan ng toyo, ay lagyan na rin po natin ito ng osake. Japanese osake nga po pala ang aking ginagamit. Ito po ang aking ginagamit pag ako po ay nagluluto. At pagkatapos po natin itong ilagay lahat, ang gawin naman po natin ay haluin po natin ito ng maigi para pong magpantay-pantay ang lasa ng ating iluluto. At ngayon naman po ilagay na po natin ang ating gulay. Nira nga po pala ang una nating ilalagay. Halu-haluin lang din po ulit natin ito ng maigi at pagkatapos ay ilagay na natin ang ating repolyo. Ganon din po ang ating gagawin. Hahaluin din po natin ito ng maigi na para po tayong gumagawa ng hamburger. Haluin lang po natin ito ng maigi para po masarap ang ating magiging pagkakaluto. Gyoza nga po pala ang ating ginagawa at ang kaibahan lang ng ating gyoza ay iba po ang ating gagamitin pambalot. Kaya po kailangan po natin itong haluin ng maigi o lamas-lamasin po natin ng maigi para po pag ibabalot na po natin ito ay hindi po ito magkakahiwa-hiwalay. Tama po kayo sa inyong nakita. Ito po ay balat po ng manok. Ito po ang gagamitin natin na pambalot sa ating gyoza. Kaya nga po kanina ay kailangan po nating halu-haluing maigi ang ating ipapalaman. Kaya po ito nga po at ang ginagawa ko ay tinitingnan ko kung paano na ang aking gagawin dito. At medyo maliliit po kasi yung iba at may malalaki rin po ang size ng iba. Kaya po tayo na po ang te-technique po kung paano po ang ating gagawin. At heto nga po pala at ibinabalot ko na. Yung pong maliit ang maliliit na parte ang ginagawa ko po ay dinodoble ko po para medyo lumaki po ang kanyang pagkakabalot. At ang gagawin po pala natin dito, yung kaunti ay lalagyan po natin ng harina at yung kalahati ay hindi po natin lalagyan. Titingnan po natin kung alin ang mas masarap. Kaya po ganun ang aking gagawin. Pagtsagaan lang po natin itong ibalot dahil nga po iba-iba ang size niya ay medyo mahihirapan nga po tayo. Pero pag natikman naman po natin ito ay talaga po namang napakasarap. Kaya po pagbutihin na lang po natin ang ating pagbabalot hanggang sa tayo ay makatapos. Hayan at malapit na tayong matapos kaya heto at maghanda na tayo ng harina. Tulad po kanina nang sinabi ko ay lagyan po natin yung kalahati ng harina at yung kalahati ay huwag po natin lalagyan para po malaman natin kung alin ang mas masarap. At pagkatapos natin dito ay maghanda na tayo ng kawali at tayo ay magpiprito na. Nakatikim na po ba kayo ng ganitong klaseng gyoza? Ako po ay napakatagal na po ng mga 10 years na pong mahigit nang nakatikim ako. Naalala ko lang po kasi kaya po gusto ko rin pong i-share sa inyo at baka rin po magustuhan ninyo. Madaling-madali lang po kasing gawin. Ang mahirap nga lang po ay magbalot. Kaya tiyagaan lang po talaga ang pagbabalot. Dahil pagkat may tiyaga ay may nilaga, talaga naman po napakasarap nito pag po natikman na natin. Dalawang prito po ang gawin natin para po lalong masarap dahil malutong po ang magiging resulta pag dalawang prito po ang ating gagawin. At heto nga po at naghanda na ako ng kawali. Lalagyan ko na po ito ng mantika. Kaunting mantika lang po ang ilalagay natin dito kasi po ang balat ng ating gyoza ay manok.
Balat ng manok po ang ating inilagay, kaya po pag pinirito po natin ito ay lalabasan po ito ng maraming mantika. Kaya po kaunti lang po ang ating ilalagay. Iprito lang po natin ito hanggang sa ito ay maging golden brown ang kulay. At heto nga po at golden brown na ang kanyang kulay. Kaya nga heto nga po at kailangan pagbalibalik na rin po natin ito para po hindi ito masunog. Tinakpan ko nga po pala ito kanina. Kaya nung binuksan ko ang takip, heto na nga po ang kinalabasan niya. Ang dami nga po niyang mantika ngayon na lumabas. Kaya heto nga po at pinabalibaliktad ko pa rin. Para nun mamaya babawasan po natin ulit ito ng mantika. Itatapon po natin itong mantika o babawasan po natin para pumaluto ng maigi o lumutong po ang ating ilulutong mga gyoza. Ayan, at nakaluto na tayo. Kaya tanggalin na natin ang ating unang niluto. Ilagay na natin sa ating lalagyan para mapatiktikan natin ang mantika. Pagkatapos ay itapon natin itong natitirang mantika dito. Bawasan po natin. At isunod na natin ang ating pangalawang ipipritong mga gyoza. Heto na nga po at sinasalansan ko na itong ating mga natitira pang gyoza. Iprito lang din po natin ito katulad ng kanina. At pagkatapos natin magsalansan ito ay mag-umpisa naman tayong gumawa ng ating sauce para dito sa ating gyoza. At heto nga po at kumuha na nga po ako ng maliit na lalagyan. At nilalagyan ko na po ito ng suka, toyo, chili oil, paminta, asin. At ito po ay aking hahalu-haluin. Ito lang po ang aking nakayanan na ating gagawin pong sausawan dahil wala po tayong kalamansi at siling labuyo. At bago nga po pala ako matapos dito sa ating video ay muli po ako nagpapasalamat sa inyong panonood at sa inyong pagla-like, pag-share at pagko-comment. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay nagustuhan nyo itong ating video ngayong araw na ito. At God bless po sa inyong lahat. At heto na nga po pala ang kinalabasan ng ating niluto.